So mga tol, matapos nga mag-sparring si Billy Jack at Kiko Matos at manakot ni Billy Jack si Kiko Matos, may naka-schedule din palang sparring si Kiko Matos dito sa coach ni Rob Moya na si Kapitang Kidlat, at magtutuos nga sila sa ground and pound gym. Pumunta nga kahapon dun si Kapitang Kidlat mga tol, subalit walang dumating na Kiko Matos sa sparring nila. Nasayang nga lang daw ang pagpunta dun ni Kapitang Kidlat sa gym. Pinagpaliban pa daw nito ang pagtatrabaho niya para lang daw dito kay Kiko Matos. Naalala niya na April Fool's Day daw pala ngayon, na prank daw siya ni Kiko Matos. Akala daw niya ay maayos kausap itong si Kiko Matos at matapang. At akala niya malaki din daw ang bet log niya. Nasa na daw ngayon si Kiko Matos? Mukhang wala nga daw alam ang mga tao sa loob ng ground and pound sa nangyari. Sa ginawa nga daw ni Kiko Matos, pinapatunayan lang daw niya na wala siyang bet log. Maliit lang daw pala ang bet log ni Kiko Matos. Ang yabang daw niya magsalita, tapos ganun daw pala ang gagawin niya. Ininjan daw sila. Pinagpalit pa nga daw niya ang trabaho niya at kinansel ang mga turo niya para lang makalaban itong si Kiko Matos. Nakaka-disappoint nga daw ito. Pasyensya na nga daw sa mga supporters niya na nag-aabang daw sa laban nila. Hindi daw niya alam na ganun daw kausap itong si Kiko Matos. Duwag daw pala ito. Matapang lang daw pag may camera at may script. Pero pag sa totoong buhay daw, wala naman daw itong masabi. Duwag talaga yan. Matapang lang yan pag may camera. Pag may script, ganyan lang matapang yan. Pero pag sa totoong buhay, wala. Wala yan. Wala talagang masabi yan. Ang lapit nga lang daw ng bahay niya sa ground and pound. 5 to 10 minutes nga lang daw ay makakarating na daw siya doon. Nilamig na nga daw siya kakahintay kay Kiko Matos. Nag-warm up pa nga daw siya doon para pagdating ni Kiko Matos ay ready na siya. Ika nga niya kay Kiko Matos mga tol, sa susunod nga daw, huwag daw siya maghahamon kung hindi naman daw niya kayang panindigan. Hindi daw siya lalaki kausap. Sa social media lang daw siya mayabang. Pero pagdating daw sa personal ay wala namang sinabi. At takot daw talaga ito. Hindi daw siya bad boy ng Antipolo, kundi walang bayag ng Antipolo. No, takot ka talaga. No, hindi ka bad boy ng Antipolo. Anong dapat tawag sa'yo eh? Walang bayag ng Antipolo, yan ang dapat tawag sa'yo. Sigurado daw, marami na naman daw ang idadahilan ni Kiko Matos. Hindi daw ito nauubusan ng dahilan sa kaduwagan niya. Sinisira nga lang daw niya ang pangalan niya. Ano na naman daw kaya ang idadahilan niya? Siguro daw, dahil walang bayad at walang pera. Natatakot daw si Kiko Matos, naka-headgear naman daw sila. Di bali kung walang headgear. Ngayon, kung hahamunin daw siya ulit ni Kiko Matos, hindi na daw sa ganun. Dahil baka lumiit daw ang ego niya. Sa Battle of the YouTubers na lang daw sila maglaban. At least, may pera daw dun. Siguradong darating daw siya dun. At gusto daw niya yun, dahil may pera. Kung pagbibigyan nga daw siya ni Boss MG at ni Rendon, doon daw sila maglaban. At doon daw niya ibubuhos ang galit niya sa kalbong si Kiko Matos. So kung hamunin mo ko ulit kalbo, sa BOTY tayo maglaban. At least yun, may pera yun. Sigurado darating ka doon kasi gusto mo yun, di ba? Paghahandaan ko laban sa'yo, doon ko ibubuhos ang galit yung kalbo ka.